Ito po, yung mismong nahuli po si Alice Goo ng ating counterpart sa isang hotel po dyan po sa Bantang, Indonesia po. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Goo, o also known as Goa Waping ng Indonesian Police. I'm really hoping makaharap na siya bukas, so tina-target namin, but we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Philippine authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Ihaharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So kailangan po pa muna siyang humarap sa susunod na hearing ng Committee on Women bago makapag-desisyon kami sa disposisyon namin sa kanya. Well established na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yon. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa presenta ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong naming mga senador. That's true, kaya't inaalam namin kung anong petsa at oras, anong oras pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Nagko-coordinate na rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa NBI. At yun na nga, mismong si NBI Director Santiago ay nagsabing basta pagkatapos maiproseso nila ng BI si Alice Goo, ito turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Goo. How important was the President's strong public statement? Very important. Tulad ng pag-anunsyo niya ng total ban sa POGOs nung kanyang SONA at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga pogo na iyan. Lahat nito ay mga piyesa ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabahong ginagawa ng Senado sa pag-iimbestiga dito laban sa POGO. So mabuti at malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay Alice Goo. At ngayon nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga grupo ay naaresto si Alice Goo. Pagkatapos ma-confirm natin na naaresto siya independently, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagka-aresto sa kanya. Kaya terima kasih sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay madakip. Ma'am, nasabi niyo ba nung Indonesian sources kung paano nila na-trace? Bubuin pa namin yung account nilang iyon para dun din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni na Alice Goo, ma-input namin yon at mabuo natin yung kwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. I'm really hoping makaharap na siya bukas, so tina-target namin, but we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Philippine authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Iyan na lang ang missing in action pa, pero buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinaghahanap tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Goo pagkatapos maaresto sina Sheila Goo at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Goo. Mapapalitan ba yung process? Bali from NAIA, dadali siya sa BIA? Yes. Yes. Apo. After the hearing tomorrow, anong disposition? Will she be
detained here or ipapabaya niya sa India? Kung makaharap na siya sa hearing bukas, yan ay hearing ng Justice and Human Rights Subcommittee. Ihaharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So kailangan po pamuna siyang humarap sa susunod na hearing ng Committee on Women bago makapag-desisyon kami sa disposition namin sa kanya. So will stay here or she will stay here at the Senate. Could you call on the Department of Justice and other agencies na bilisan yung pagkasampa ng kaso? Kasi ma'am, pag nirelease ninyo from Senate custody, dahil halimbawa na pangarap na siya o sumagot sa inyo, so flight risk siya kung wala pa rin warrant of arrest from the board. Tingnan po natin kung mahinog na yung unang-unang kasong isinampalaban sa kanya, yun ang kaso ng DOJ for qualified human trafficking. So qualified trafficking in persons na isang non-bailable offense. At kung hindi pa man at that point in time, kasi dadaan muna siya sa pagharap sa Committee on Women, magdidesisyon pa kami kung palalayain na ba siya sa Senado or i-detain pa rin namin. Kahit pa umabot sa puntong iyon, kung may nahinog ng court warrant of arrest, well and good. Kung hindi pa man, we could ask the BI, meron ba silang standing complaints laban sa kanya bilang isang dayuhang nandirito sa Pilipinas, on the strength of which pwede pa rin nila siyang i-hold. But definitely, hindi na natin pauulitin na tumakas siya at may mga magkulang o worse, makipagsabwatan para patakasin siyang ulit. Well, as I mentioned earlier, tingin ko malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganun lang, nakapag parang lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan, hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya at ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong mayor, lumabag siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng POGO. Definitely. Ipinakita nitong pag-aresto kay Alice Guo na tumakas ka man, pag pinaghahanap ka ng mga otoridad at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit dun ka pa tumakas, ay maibabalik ka rin dito sa bansang Pilipinas. That should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o nagtatago. Ito po, yung mismong nahuli po si Alice Guo ng ating counterpart sa isang hotel po dyan po sa Bantam, Indonesia po. At ito po yung kanyang larawan nung siya po ay under detention na. Mga around 5:34 po ito na nakuha po based po sa timestamp po. Ito po yung pinakita po sa atin, yung proof of life, yung picture po ni Alice Guo habang nakikipag-meeting po yung ating GPNP kanina, mga around 8 a.m. po kanina, nakikipag-meeting po mismo yung ating GPNP, yung ating SILG, ay nakikipag-meeting na rin po sa ambassador para pag-usapan po kung paano po yung magiging paglipat po ng custody po ni Alice Guo sa Philippine government through the Philippine National Police. So ayan po siya, pinakita po sa atin mismo si Alice Guo po during the meeting po. So ayan po siya. Yan, naka-smile po siya. Ayan po siya. Wala na. Ayan po siya. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo, o also known as Gua Waping, ng Indonesian police dyan po sa isang hotel sa may Bantam province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol, and we are in close and active cooperation po sa kanila
Ito pong arrest po na ito ni Alice Guo ay result po ng PNP's active coordination and cooperation po sa Indonesian National Police. Pursuant po yan sa Memorandum of Agreement na napirmahan po between the Philippine National Police and Indonesian National Police way back 2017. At kasama po doon sa cooperation po na yon at memorandum po is yung ating pong coordination in preventing and combating transnational crime at of course yung exchange of intelligence information. So yung efforts po ng PNP ay nagbunga na po at ito nga po under custody na po si Alice Guo ng ating counterpart. Kung sino po yung pupunta po sa Indonesia para po sunduin mismo itong si Alice Guo. Sa ngayon po ay nandun na po yung ating police attaché and personally coordinating po doon sa ating Indonesian counterparts to facilitate po yung return po ni Alice Guo po dito. So ang pinag-uusapan po kung yung police attaché na lang po ang babiyahe papunta po dito, but initial plan po is nag-uusap po si Chief PNP ngayon at si SILG, and SILG is personally coordinating with the ambassador so we could facilitate the smooth and proper transport po ni Alice Guo pabalik po ng Pilipinas. Remember po, meron po siyang existing warrant of arrest na inisyo po ng Senate. So yan po yung pinag-uusapan po ngayon, and most likely po kung mapupunta na po ito sa kustodiya po ng PNP ay ita-turn over po siya sa Senate po dahil yun po yung may existing warrant po sila at isang PNP po ang naatasan na iserve po itong warrant of arrest against her po. Initially po ang napag-usapan po ay since may existing warrant of arrest po siya na inisyo po ng Senate, the PNP has the intention po to return the custody, at least to turn over the custody po ni Alice Guo po sa Office of the Sergeant at Arms po. Malaki po ang naging role po ng ating intelligence group dito po sa pagkakahuli po, just like yung nauna po na sina Cassandra Ong at saka si Sheila. Efforts din po yan ng ating intelligence group dahil through our police attaché, at sabi ko nga, through the memorandum of understanding between the Philippine National Police and Indonesian National Police, ay malaki po ang naging papel po nitong MOU po na ito doon po, especially yung exchange of intelligence information that led to the arrest of the Cassandra Ong and Sheila and now si Alice Guo po. So we have to commend the efforts po ng ating intelligence group on this issue po. At no less than the director po ng Bureau of Immigration mentioned ito during the hearing na the PNP was the one who provided them information na nasa custody na po ng Indonesian police yung nauna pong dalawa, at that led to their immediate deportation papunta po dito sa Pilipinas. So ganyan din po yung ginawa po ng PNP, hindi po tayo tumigil ng ating coordination sa ating Indonesian counterparts, at nagpapasalamat po tayo sa ating Indonesian counterparts for heeding the call po nitong mga information, at na turn out nag-positive po yung ating information na doon nga po siya sa isang hotel na nakuha.